nga ba yung nangyaring kaguluhan sa inorganized na community pantry ni Miss Angel Loxin? So, nung isang araw kasi, birthday ni Miss Angel Loxin. So, bilang pagdiriwang nung birthday niya, nag-organize siya ng isang community pantry. Siyempre, ang hangarin lang naman ng idol natin na si Miss Angel Loxin ay makatulong sa mga nangangailangan. Kaya ngayon yung way ng pagsiselebrate niya ng birthday niya. Pero sa hindi ma... sa hindi natin... sa hindi niya ginustong pangyayari, mayroong isang bagay na nangyari doon kung saan yung isa sa mga pumila ay nahirapan yatang huminga at later on ay nawalan nga ng buhay yung balut vendor na ito. So sa ngayon, meron tayong nakita na open letter to Miss Angel Loxin sa Facebook, and mayroon na rin namang pahayag ang kanyang home network, ang ABS-CBN, kung saan ay supportado pa rin naman nila ang actress na si Miss Angel Loxin. So tingnan natin to, guys. Dahil nga usong-uso ang community pantry ngayon, dahil nga nakakahawa ang kabutihan, isa si Miss Angel Loxin sa naengganyo nga na mag-community pantry, mag-organize ito. At supposedly, ito ay para sa kanyang kaarawan nung isang araw nga. Isang araw nga, bago ang kanyang kaarawan, ay nag-post siya nito sa kanyang social media account kung saan ang nakalagay nga dito ay Angel Loxin, may hatid na birthday community pantry. Maraming salamat, Jel. So, ayan. So, nakapost po ito sa kanyang social media account isang araw bago ang kanyang birthday. At dahil na nga rin sa dami ng kanyang followers siguro sa kanyang mga social media account, yun yung nakikitang dahilan kung bakit talaga namang dinumog ng mga tao itong community pantry ni Miss Angel Loxin na inorganized. At narito ngayon, nabasa nating open letter. Kung saan ang sabi dito ay, Dear Angel, I will not question your intention as that is between you and your gods. Alam ko matulungin ka dahil maraming beses na tayo nagkasabay sa relief operations for the past 10 years. What I only want to point out is your lack of foresight. Alam mo naman sigurong artista ka, pumunta ka lang sa palengke kahit wala kang dalang ayuda, alam mong dudumugin ka. Eh ako nga na hindi naman artista, mukha lang, ay dinudumog, ikaw pa kaya, charot. Alam mo rin naman na marami ang may gusto sa free stores at community pantries. Oo na, yung iba dahil gutom at nangangailangan. Pero marami rin dyan pumila dahil libre na makakakita sila ng artista. Nagsama-sama na. Worse, na promote panang husto sa mainstream at social media ang pagbubukas mo ng pantry on your birthday. Natural, dadagsain ka. Sana nilabas mo na lang ito sa media pagtapos na. O hindi ba sa inyo ang tumulong ng kapwa sa kapwa na walang media at propaganda tulad ng ginagawa ng karamihan sa amin. Nakakalungkot na may namatay na matanda habang nakapila para sa iyong ayuda. Di ba dapat hindi na sila iniengganyo, lumabas pa at pumila? Di ba pwedeng inihahatid na lang ninyo ito sa kanila o ng mga barangay officials tulad ng ginagawa namin at ang marami pang iba? Mas nakakalungkot na posibleng maging super spreader event ang iyong kaarawan. Nakakalungkot na sa mga susunod na araw ay dadami na naman ang mai-infect at mamamatay dahil sa COVID. Tapos isisisi nyo sa gutom ng tao. Isisisi nyo na naman ng todo sa gobyerno. Papahashtag na naman kayo ng kung ano-ano. Gagalitin nyo na naman ang mga tao laban sa Pangulo. Hay. Sana lang lahat ng pumila at nakipagbalyahan ngayon dyan sa papantry ay nailista nyo. Pakitrace at monitor po kung sino sa kanila ang tatamaan ng COVID. Padala nyo na sana agad sila ng care kit, have them tested, at sana sagutin ang pa-testing, pa-quarantine at pa-hospital sa mga tatamaan. Sana rin magbigay aral sa inyo ang nangyayari ngayon. Sana natauhan kayo at naisip man lang ito. Kung ang isang community pantry nga ay hindi nyo na isaayos at nahirapan kayong patakbuhin ng isang araw, paano kaya ang buong bansa na? Sincerely, MJ. So ito po yung nabasa natin na open letter sa isang Facebook user. Dahil nga sa nangyaring isang bagay na yon na hindi naman ginusto ni Miss Angel Loxin, ay nag-post agad siya sa kanyang social media account tong araw mismo na yon. At ang sabi niya ay, sa tingin ko, tama lang po na sa akin yun na marinig ang totoo, balita na may inatake at namatay habang nasa pila ng community pantry. Senior citizen po siya na pumila daw po ng 3 a.m.,
at may nakainitan sa pila. Bago po ang lahat, humihingi po ako ng tawad sa pamilya. Kanina po, pinuntahan at nakapag-usap po kami ng personal ng mga anak niya sa ospital. At habang buhay po, akong hihingi ng patawad sa kanila. Si tatay po ay isang masipag na ama na nagtitinda ng balot. Hindi ko man po siya nakilala, pero sa pagkakakilala ko sa mga anak niya, ay mabuti po siyang ama at maayos niyang napalaki ang mga anak niya. Sa ngayon po, tinatapos na lang po namin na mabigyan ng mga nakapila. Ang iba po sa kanila ay Xerox na ang order sheet nila, pero nauunawaan po namin na lahat po ay hirap ngayon at tama lang po na mabigyan sila. Meron po kaming tinayong fast lane para sa seniors na tent na may upuan nung mapansin po namin na maraming senior citizens ang nakapila kaninang umaga. Pero hindi naman po ibig sabihin na ine-encourage po namin ang mga seniors sa lumabas at alam po natin na bawal po. According sa IATF rules, pagkatapos po, idodonate lang po namin ang mga natitirang goods sa ibang community pantries at barangay. Ang nangyari po ay akin pong pagkakamali. Sana po'y huwag madamay ang ibang community pantries na maganda po ang nangyayari. Sa ngayon po, I will prioritize helping the family and I will make it my responsibility to help them get through this. At ayan po ang naging pahayag ni Miss Angel Loxie na nakapost po sa kanyang social media accounts. Ngayong araw naman, April 25, ay nagbigay na rin ng pahayag ang ABS-CBN News kung saan ang sabi nila rito ay suportado ng ABS-CBN ang patuloy na serbisyo sa mga Pilipino ng aktres na si Angel Loxie ayon sa nilabas na statement ng Kapamilya Network matapos ang pangyayari sa kanyang community pantry noong Biyernes. Nakapost din ito sa Facebook page ng actress kung saan ang sabi dito ay pagkatapos po, idodonate lang po namin ang mga natitirang goods sa ibang community pantries at sa ibang barangay. At ito nga po ang malungkot na nangyari sa inorganized na community pantry ni Miss Angel Loxie para sana sa kanyang birthday. Kayo guys, ano ang reaction ninyo sa nangyaring ito? Wala namang masamang intention si Miss Angel Loxie dito. Gusto lang naman niyang makatulong. Anyways, for any reactions, just comment down below.